Hi, it's already 12:44 in the morning. I'm in so much pain. Sobrang sakit ng puso ko. And usual days, nagbi-bleed ako sa bahay. Pero parang menstruation lang siya. Tsaka every after, may lumalabas sa dugo. Sumusunod yung blood clot. So every time na medyo malakas yung dugo ko sa bahay, pinupunta ko ng CR yan kasi alam kong may kasunod siyang blood clot. So ganun yung pattern ng pagdudugo ko sa bahay. But this time is different. Kanina, sobrang sakit ang puso ko. 2 weeks pa lang after ko na DNC. And then yun na nga. Really know na part pa siya ng aking recovery. Postpartum, ganyan. Sobrang sakit ang puso ko. Tumakbo ko ng CR. And dun na. Sumabog talaga since sobrang daming dugo. Sobrang daming dugo with blood clots. Tapos sumutulo siya. Sabi ko baka bleeding ulit. Napatakbo na ako sa nearest hospital sa amin. So here, pagdating, kinargahan ako ng mga pampastap na dugo, oxytocin, at ano-ano pa yun. Pero sobrang in pain yung aking puson. Even pa man sa bahay. Alam mo yung dysmenorrhea na sobrang sakit. Sobrang sakit talaga niya. Sakit talaga. Akong tolerable man noon, ngayon in pain talaga ako, guys. So here, I just pray na mag-stop na yung pain, mag-stop na yung bleeding, tsaka kumalma na. So yun, I'm trying to relax. This was the time that I almost lost consciousness from 12 a.m. to 4 a.m. I was in so much pain and my blood pressure dropped to 70 over 40 as well as my hemoglobin dropped to 90. So I was rushed to the operating room for the evacuation procedure. So currently, nagtatransfuse ng blood sa akin kasi sobrang dami ng blood loss ko ever since pa nung anak ako. Kala ko talaga kanina madaling araw kasi I was in so much pain. Sobrang painful siya. Kung noon walang pain, but this time napaka-painful. Hindi ko alam kung paano ko ipwesto yung sarili ko kasi at the same time habang painful yung sun ko, grabe ang bleeding ko. Hindi na siya tumitigil din. So hanggang madaling araw, wala akong tulog. Hindi naman ako nakatulog sa sobrang pain. Tapos umabot sa point na mga 4, almost 4 a.m. Sabi ko, nahihilo na ako. Puti na yung nakikita ko. Para ako nabibingi na lahat na parang nagnanumb yung katawan ko. Pero sobrang pawis na pawis ako that time. Yung pala ang BP ko, bumagsak na ng 70 over 40. Tapos kinunan ulit ako ng dugo. Ang hemoglobin ko pala nasa 70 na. It's a reason enough na talagang sasalinan na ako ng dugo. Kasi ang dami ko ng blood loss. Thankful din ako sa nag-handle sa akin na OB. Kasi talagang kahit madaling araw, pinuntahan niya na ako dito agad. Tapos nag-perform siya na evacuation. Dinala ulit ako sa operating room. But this time, wala na akong anesthesia. So, naramdam ko yung kirot. Or parang nilo na masakit, syempre. Kasi may talagang pinul niya yung mga stubborn blood clots na hindi pa nagbaba. Praise God, kasi talagang nag-clear na. Natanggal niya lahat yung blood clots. So, from then on, hindi na ako nag-bleed. Wala na talagang bleeding. Nasa operating room. Habang nagre-recover ako, right after the procedure, sabi ko, parang nahihilo ako, same nung 4 a.m., ganong hilo. Magpawis ulit ako ng sobra, alam mo yon. Kahit sobrang lamig ng aircon. So, kasi ang BP ko noon, mababa pa din. Kahit wala ng bleeding, nafe-feel ko talaga na, alam mo yon, parang matamlay. Feel na feel ko yung tamlay ko. Ibang-iba siya kesa dun sa last time na na-confine ako kasi talagang painless, masigla ako. Parang I can conquer the world feeling. But this time, siguro kaya ako nanghihina kasi sa sobrang pain na naramdaman ko sa puson ko. Para akong nag-induce labor. All throughout the night, wala kaming ibang ginawa. Nag-holding hands kami mag-asawa. Talagang nagpa-pray kami kay Lord. Nag-declare kami ng healing. Nag-declare kami ng bleeding to stop. Lahat ng mga declarations, good declarations. Talagang hindi ko pinilagpas yung chance na even in pain, we worship the Lord here. Sa room namin, kami lang dalawa, we prayed and then we asked the Lord for leading, we asked God for His voice. At talagang grabe si Lord mag-work. Nakapattern din lahat ng ginawa niya. The bleeding has eventually stopped. Pinrepare na ako for my blood transfusion. Thanks to my brother na siya yung nakapaghanap ng mga dugo, mga blood donors. And of course, thank you din sa mga nag-donate ng blood. Napaka generous nyo, hindi binabayaran. Right before my blood transfusion,
buhay ulit kami dito mag-asawa. We really cancel allergic reactions. We cancel fever. We cancel all other things that do not belong to God. Kinancel namin yung fear na baka mamaya may reaction siya for me. So God is so good. Nag-start na talaga ang transfusion ko. Wala naman akong naramdaman na kate. Wala naman din hard breathing. So it was all good. And currently, tinatransfuse pa rin sa akin yung blood. So maya't maya may nag-monitor ng vital signs ko. And so far, umaakit naman yung aking blood pressure. From 70 to 40 this early morning. Currently ngayon, nasa 110 over 80 na siya. So, thank you Lord. Napakabuti mo talaga Lord. Hindi mo kami pinabayaan, lalong-lalo ako. There really is power in your name. Like, yung mga songs with your declaration, talagang sinapuso ko yun. Yung mga words ni Lord, mga promises ni Lord. Yun talaga yung kiniklaim namin all throughout the morning. Madaling araw na yun. Sobrang hindi ako makatulog in pain. Talagang nagde-declare kami ng good things. So, God is really good and He's really gonna work things out. Kahit alam mong parang, Lord, hindi ko na kaya. Sobrang give up na ako. And that was the time when the Lord has spoken to me. That was the time when the Lord has told me that it's just okay. So, thank you, God. Thank you for your promises. Thank you, Lord, sa miracle na ginawa mo sa akin. I thought talaga magpa-pass out din ako kasi hindi ko na talaga kaya. Tsaka wala na akong parang puti na lahat ng paningin ko. Pero God is good. He extended my life. So thank you, God. You're so great and you're so mighty and you're so miraculous. Alam, salamat sa pag-visit dito lang. May dala sila sa akin na ice cream. Gamot sa sa sugar na bumagsak. Lagi. Thank you, Tito Lance. Balik ka bukas, Tito Lance, ibang flavor naman. Hi! So, I actually feel better now. And like kanina, na sobrang luya. Alam mo yun na parang talagang hindi ka pa feeling okay. But now, I feel good. At syempre, pag-uwi ko ng bahay, rest lang muna. So, thank you for all your prayers. Malaking bagay yun for me. Especially dun sa talagang nag-donate ng blood at yung nag-help talaga. Alam ko marami ang nakapila. I thank you guys sa mga willingness to help me. 2 bags of blood lang yung aking kailangan for now. At sana tuloy-tuloy niyo yung aking paggaling. Thank you so much. Hala, video man to. Ay, video man na pa. Hi guys! Yeah. Again. Ma'am Lord, thank you sa prayers na apos. Ay, nasalina na ako ng 2 bags of blood. So, kaka-remove lang. Wala na. Yan. Mamula-mula na ang hasag ng nanay niyo. Thank you, Lord. Good morning. It's my second day here at hospital. So, ayan. Nagpahanap ako ng PD. Ayan. Request ko yan. Hanapan mo ko ng soup. Chorizo, tsaka rice. So, kain tayo. Masarap yung soup. Lasang-lasa ko yung lemongrass. Ayan. Pumasok ako sa hospital na to. Straight yung buhok ko. At ngayon, kulot na ako. Ayan, medyo mamula-mula na ako, diba? Hindi kagaya nung first day ko dito. Praise the Lord. Kagagaling lang dito ng nurse. She updated me of my hemoglobin. Kasi bumaba siya ng 90 when I was bleeding. And now, na salinan ako ng 2 bags of blood. Pero, hindi siya tumaas. Mas bumaba pa siya. Naging 83 siya. So, I'm a little bit of para kong nag-anxiety. Kasi, syempre, sino di mag-worry. Mas bumaba siya. And then, nasalinan na ako ng bags of blood. So, nung dumaan si Doc dito just this afternoon, nagtanong ako kay Doc. Sometimes daw talaga hindi pa siya agad tataas kasi pinoprocess pa ng katawan mo yung blood. Baka magpaparepeat si BC si Doc. So hindi pa ako pwede. Supposedly madi-discharge na ako this afternoon. Pero sabi ni Doc, huwag na lang muna kasi kailangan i-monitor yung hemoglobin, which is also good na rin. Nag-worry nga kami sa bill kasi madadagdagan na naman ng 1 day. Pero at least I will be going home na wala akong ibang iisipin. So, kahit tumaas lang talaga yung hemoglobin ko kasi that's just the only problem I have now. All my vital stats are very stable na except for the hemoglobin. So, may option si Doc. Sabi niya, mag
magte-take talaga ako ng iron supplementation. Pero, in-offer din niya yung iron sucrose through this. Maganda rin daw to. Mas mabilis din daw to makapagpataas ng hemoglobin. And of course, yung diet ko, hanggat maaari, kailangan akong kumain ng more leafy vegetables, mga ampalaya, or meat. Yung mga food na nakaka-help din to raise my hemoglobin. So, nag-start na kami nito. It was 2 p.m. hanggang 4 p.m. daw ito matatapos. So, medyo painful siya, pero okay lang talaga yung pain. Ang importante, may changes din sa hemoglobin ko. So, I would be sleeping early hanggat maaari, bawal magpuyat, para mas makakatulong din siya sa pagtaas ng hemoglobin ko. Thank you guys for all your prayers. I really declare na magiging okay na yung hemoglobin ko, though yun lang talaga ang problema ko. And yung anxiety ko, pag ito talaga naglaro kasi, grabe, sobrang nag-overthink ako, ang dami kong iniisip, para akong biglang magpapalpitate, pero it's just a matter of a mental health something. So I really declare na tulungan ako ni Lord with my mental health right now. And of course, hindi naman ako iniiwanan dito ng asawa ko. So, it's best na emotionally stable ako, may kasama ako, hindi ako nag-iisa. So, yun ang update for now. Pero probably tomorrow, baka ma-discharge na. And hopefully, kung makuha na naman yung bill, mapaparaanan yun. The Lord will always provide. So, thank you guys for all your prayers. That's for now. It's a beautiful day. Sunrise over my head. So, galing si Doc dito last night. Tumaan siya. And for discharge na ako this morning. So, thank you, Lord. I can't wait to see my kids. So, inaantay na lang na maubos yun. Ayan, kasi may oxytocin pa siya. Pero kanina madaling araw, parang lumakas yung tulo niya. Parang sumakit yung puson ko. Siguro nag-contract yan kasi pampakontract yung gamot. But today, I'm so excited to go home para makita ko na yung mga kids sa bahay. So, aantayin na lang namin na mag-open yung cashier para makuha namin yung final bill para masettle namin kung magkano ang excess. Ang aking personal nurse, thank you so much, Dad, sa lahat ng alaga dito at kahit dun sa isang hospital. So, yun. I pray na tuloy-tuloy na yung aking paggaling. Thank you so much sa mga nagpaabot ng blessings. God bless you more. Hi! It's already afternoon. Actually, discharged na kami. Pero may inaasikaso lang sa billing. So, Tita Love and Tito George is out. Kasi meron sila pinaproseso para malesan yung bill namin or yung excess namin. Mababawasan pa. So, thank you so much sa nag-help. Talagang malaking bagay sa amin to kasi sobrang laki pa din ng excess namin. So, thank you, Lord. I believe this is also an answered prayer dun sa hiningi namin na provision ni Lord. So, thank you so much. After nun, makakalabas na talaga kami. And I'm so excited to see my kids. God bless everyone. I'm already discharged. Tanggal na. Excited na akong umuwi. You're going home. So excited. Hi. I'm gonna see you guys. Hello, ay sa mga anak. Hi guys. Hindi po siya nag-aarte-arte, guys. Oh, doon yung forma niya, guys, oh. Thank you, Lord. Magpapastor na daw po siya. Wala na po yung bawian na nabanggit niya na po, na-record niya po yun. Ano? Embrace mo na lang sabihin. Si George and Tita Love. Sa pag-process ng aking big discount. Sila naman magtulak niya na, di ba? Tita Lab, thank you. See you there. Ay, makauli na dito. Yay. Abtanjud mi kabi. Ah, magbili lang tayo. Magbili na ako. Ah, okay. Yun, sir. Thank you, guys, sir. Akong bag na. Dito kay Lab, dad. Ang pera. Reset tayo. Thank you so much. Thank you so much, sir.